It's a rare one. Yes, sir! Welcome po ulit sa ating The Rare One Channel. This time, introduce ko lang po sa inyo yung isa sa paborito nating species. Dibali, karamihan to. Gustong-gusto tong species na to. So, ito, pakita natin sa inyo itong sling muna. Ito yung ating Chromatopelma cynepubescens or green bottle blue tarantula, GBB for short. So, ito pa, napakaganda nitong species na to. And then, hindi lang pang beginners, pati mga experienced keeper, gustong gusto rin to dahil sa napakagandang coloration niya. Makita nyo, sa sling pa lang niya, halos parang avicularia yung kulay niya. So, pagka lumalaki siya, nag-iiba yung coloration niya. Ito, may sample tayo dito sa bottle. Asan siya? Doon sa ilalim driftwood. Nibala ito guys, Weber type na tarantula to. Ito ay isang New World tarantula galing sa South America. So, natatagpuan siya sa Northern Desert ng Venezuela. Kaya ito, hindi siya ganong kaselan. So, pakita natin sa inyo paano ang setup ko. Una rito sa slings. Dry setup lang substrate nito. Pero prefer ko pagka sa sling, medyo mag-miss din tayo ng konti. Compare dun sa ating mas malaki na dry bone lang yung substrate. Kasi mga bata pa ito, kumbaga hindi pa nila ganun kano yung sobrang dry. Pinampansin ko rito. Pati syempre sa mga slings, usually hindi ako naglalagay ng water dish. Normal feeding lang kasi nakukuha rin naman nila yung kailangan nilang water source dun sa kanilang feeders. So yun, ganun lang. And then setup ng enclo niya, yung substrate ito siguro nasa more than half inch. Tapos lagi lang may driftwood kasi Weber type sila. Hayaan natin mayroon silang mapagsaputan para sila mismo gumawa ng hide nila, territory nila. So hindi ko pa ito napakain nakaraan eh. Try muna natin dipakainin yung ating sling. Tayong feeders, maliit lang. Ayun, para medyo in-snub niya pa. May stress yata yung ating sling. Try natin sa may malapit sa kanya. Yun, ginrab na rin niya. Ito, kaya isang masarap na alaga rin to. Heavy eater din na tarantula to eh. So, bihira itong tumanggi sa pagkain. Kaya napakasarap alaga. Kumbaga syempre, isa sa kasiyahan natin yung pagpapakain natin ng ating mga alaga. Pinaka stress reliever din natin yan. So yun, ganun lang setup natin sa sling. And then ang feeding niya, once a week lang ako, okay na. Tapos lipat naman tayo dito sa ating sub-adult. Ito, meron tayo dito ng sub-adult. Ito, about nasa 4 to 4.5 inches. Nakita niyo yung setup niya, mas dry na dry yung substrate. And then meron lang tayo laging driftwood para sa putan niya. Kita niyo naman, may mga webbings na siya. Tapos sa feeding naman ito, usually pinapakain ko rito sa bottle na dubya. Try natin pakainin.
Uy! Yung, grab na niya agad. Kaso medyo nakatago siya. Makita niyo, ang ganda niya. Kumbaga, yung coloration niya, color blue na talaga. And then, orange yung abdomen niya. So, makita yung setup natin. Usually, sa mga ganito, minimum 2 inches yung binibigay ko lagi ng substrate. Tapos, bone dry lang. Kasi ito, mababang humidity lang ang required na ito. Kahit 50 to 60% humidity, okay na sa kanila. Kasi nga, sa desert area sila nabubuhay. Actually, kung gusto nyong medyo lagyan ng konting design yung inyong enclosure, kung medyo malaki naman enclosure nyo, kahit na lagyan nyo ng part na sand para mas maganda tingnan, para medyo mas naturalistic ang dating niya na scrubland na partly desert, magandang tingnan niya. Kumbaga, dito lang sa atin, medyo simple lang yung mga settings ko lagi kasi usually target natin mga breeding projects. So, regarding sa breeding projects, syempre pakita ko rin sa inyo. Yung ating matured male saka female. Meron din tayo dito nakahandang matured male at female. So, ito usually lumalaki sila ng hanggang 6 inches size yung ating matured female. Ito nasa almost 6 inches na yata to or 5.5 inch. Medyo malaki na siya. So kita niyo yung setup natin. Yung drip hood ko, medyo nilagyan ko ng parang pa-hide nga style. Kasi ito, syempre meron tayong matured male, matured female yan. Plan natin na i-breed sila. So, pakita ko lang yung coloration. May dagdag akong tip dito. Bukod sa pinakita kong naunang video natin, paano ma-determine yung matured male and female, dito sa ating GBB, isang pansin ko sa experience ko sa pag-alaga sa kanila, once na mawala yung markings ng parang tiger rump niya sa abdomen niya, isang sign yun na matured female na siya. Yep, ginagamit ko na yung basayan na yan kung hindi ko nakuha ng maayos yung kanyang exsub or wala tayong available na exsub para ma-check yung ating spermatic egg kung harden na at darken na. So yan, di bali dagdag ko rin, ito pala yung isang klase ng tarantula natin na monotypic genus. Means, nag-iisa po siyang species sa genus niya. Kumbaga, yung kanyang genus, Chromatopelma, nag-iisa lang po siya na Chromatopelma. So yun nga, kumbaga, kung hindi natin na-check kung harden or darken na yung kanyang spermatic egg. And then, yun nga, bukod sa size, abdomen na markings, yung tiger rump niya, kung wala na. And then, mas the best pa rin yung sa exuvium niya, kung ma-check natin yung spermatic egg, kung harden at darken na ang kulay niya. Tapos, pakita rin natin sa inyo yung ating matured male. So, ngayon ito, medyo may magandang sign tayo. Kita niyo yung makapal na webbings niya. Ayun. Hindi siya yung ordinary webbings na ginagamit nila para sa territorial nila. Siyang sign niya yan ng kanyang sperm web. So, kakatapos lang niya mag-sperm web. So, medyo i-ready na natin siya. Siguro, by tomorrow, salang natin siya. Kaso, hindi ko sa inyo mapapakita pa. Medyo matagal pagsasalang ito. Medyo talagang mataas ang cannibalism itong ating GBB, itong ating female. Pero dito, kumbaga, tuloy tayo sa topic natin sa ating male. New world tarantula sila. And then, usually yan, ayun, may tibial hooks.
Kita nyo yun sa tibial part na kanilang leg, sa ilalim. Pagkita natin. Iyo. So, isang sign yan na medyo talagang palaban din yung ating female, na mataas yung risk niya na makain siya. Kaya kabaga, kailangan nila yung tibial hooks para pang defense nila sa female. Ano nila yan, kakalang nila sa fangs ng female para hindi sila basta makain. Tapos tapos yung ating pedipalps, yon, nag-evolve na siya, meron siyang emboli or yung kanyang palpal bulge, pinaka boxing gloves kung tawagin ng iba, may tibial hooks, tibial spurs, medyo maraming tawag dyan eh. So dyan niya niloload yung kanyang sperm na nilalagay sa sperm web para i-insert naman sa ventrals ng ating female during mating. So ilang po siguro muna may ibibigay ko sa inyo, di bali gusto ko lang po muna ng i-shoutout yung ating mga subscribers, yung mga viewers natin. Unang-una kina Gladys Joy Kagaanan, tapos yung mga tropa nating ibang vloggers, Engineer Hamok, si Kid Galamay, tapos yung mga tropa natin dyan, si Ariel Paderayon, Christian Garvin, Jason Purio, si Sister Pawising Itlog, at si Boy Dibs ng Los Baños, Laguna. Shoutout po sa inyo, mga sir. So, hanggang dito muna tayo. See you next video. Thank you.